inyong lahat, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang iba't ang gamit ng iba't ibang toolbars. Una, kailangan nating magbukas ng bagong document. Ayan. Tapos, lagyan natin use of different tool bars. Ayan. Ang mga tool bars ay makikita natin dito sa taas. Yan, yan. Ang lahat ng yan ay tool bars. Pero ang pinaka-basic na dapat nating unang tatandaan ay ang quick access toolbars, itong nasa taas na to. Ito, ang quick access toolbars ay may mga options tulad ng save. Gamitin natin itong save. Ayan. So, masisave na natin ang ating document. Lagyan natin ng pangalan na use of different toolbars. Sige, save natin. Ayan. So, nandito na yung pangalan ng document sa title bar. Ayan. Okay, since tapos na natin yung save, dito naman tayo sa undo. Kanina, nag-type ako, galing dito yung cursor, pumunta dyan. Pag nag-undo ako, babalik yun doon sa may, sa taas. Ayan. Ayan. So, pumalik siya. Pero pag nag-redo ako, pabalik yan dito. Ayan. So, undo, balik, redo. Yan ang mga gamit ng undo at redo. O yung redo, pag-ulit ng ginawang action, yung undo ay ang pagpapawalang bisa ng action na iyong ginawa. Yan. Pag dito sa kabila ng title bar ay ang minimize button. Yan. Ito yung minimize button. Pag clinic mo yung minimize button, mawawala yung Microsoft Word Windows mo. Saan na yan makikita? Nagtatago po yan dito sa taskbar. Ito yung taskbar. Ayan. Pag clinic mo, babalik siya uli. Tapos ito naman yung tinatawag nating restore down. Pag nag-restore ka nitong clinic mo itong restore down, liliit ang iyong window. Makikita mo yung paligid niya ay ang desktop. Ayan. So, pag minaximize mo siya, babalik siya sa dating working view, yung window mo. Ito naman ay yung close. Kapag tapos ka ng gumawa, ikiklik mo lang to, mako-close mo na ang window. Sumunod ay itong mga tabs. Ang tawag natin dito ay tabs. File, Home, Insert, Design, Layout, References, Mailing, Review, View, and Help. Unahin natin itong file. Sa file, kapag clinic mo, maaari kang magbukas ng blank document, mga bagong dokumento. Ito yung templates. Pwede kang mag-open ng dati ng mga document. Ayan, mga dati na yung document yan. Mga ginawa mo ng mga nakaraan. Pwede kang mag-save. Pwede kang mag-save as. Pwede kang mag-print. Ayan, ang gamit ng file tab. Sunod, home tab. Dito naman sa home tab, magagamit mo yung copy. Ayan. Tapos ilagay natin dito yung paste. Ayan. Another, paste uli. Gusto mo siyang alisin, pwede rin yung cut. Ayan. Tapos ilagay dito. Paste ka lang. Nandoon na siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Then, sunod ay ang pagpalaki ng font. Ito yung increasing the size of the font. Ito naman yung decreasing the size of your font. Okay. Gusto mo siyang i-bold. Ayan. Gusto mo siyang i-italic. Gusto mo siyang i-underline. Ayan. Gusto mo siyang palitan ng kulay. Ayan dito. Maaari kang pumili ng iba't ibang kulay na nandyan. Ayan. Ayan.
Pwede mo rin siyang gawa ng design tulad nito. Yan. So, hahanapin mo lang itong small button na ito. Bagay kita mo na mamili ka na yan sa gusto mong gawin. Okay. Sunod, dito. Kung gusto mong nandito lang siya sa left side, ito ang iyong ano, gusto mo siyang nasa gitna. Yan. Gusto mo siyang nasa right side. Gusto mo siyang i-justify. Ayan. So, halimbawa, ang justification kasi, makikita mo yan. Kapag justify mo yan, magiging pantay ang kanyang pantay lahat ang ano niyan. Ayan. So, kita mo pantay ang kanyang margins, pantay ang pagkakalagay niya dyan sa margins. Yan. So, yan ang justified. Pero yung center, masi-center sila lahat dyan. Pati yung nandito, center na rin. Yan. So, yan ang gamit niyan. Kung gusto mo naman gamitin ito, ito yung tinatawag nating spacing, line spacing options. Yan. So, pwedeng 1, pwedeng 1.5, pwedeng 1.15, 1.5, then 2, 3, 2.5, 3. So, may mga spacing siya maaari mong pagbibilian. Ito naman, kung gusto mo siyang lagyan ng kulay, yan, dyan, mamili ka kung anong gusto mong kulay na ilalagay. Alam mo, ito, yan. So, parehas yan dito sa, ito naman, yung pag-highlight. Gusto mong ma-highlight. Ito naman kung gusto mong lagyan siya ng design, na border. Punta ka dito sa page border. Lagyan mo siya ng art. Diba? Gusto mo itong medyo formal na border. Tulad nito. Ayan. So, mayroon ka ng formal border. Ano pa? Ito ay kung gusto mo ng design, kung anong design ng iyong ay style ng iyong document. Ayan. So, mamili ka ng iba-ibang style niya. Kung ano. Dito lang yan. Okay. Then, let us do with insert. Go with insert. Pwede ka mag-insert ng table. Ayan. So, pwede ka mag-insert ng pictures galing sa computer. Alam mo, ito yung picture mo. Ayan, insert natin. Ayan, na, naka-insert na. Or pwede ka rin mag-insert ng shapes. Ang unang gagawin mo lang ay click, hold, and drag. Ayan. So, maaari mo na siyang ma-insert. Ano pa? Sa insert, marami kang mapagpipilian dyan na pwede mong gawin. Dito, ang tawag natin dito ay ribbons. Dito naman tayo sa design tab. Yan. Ito naman yung mga design tab. Katulad itong kanina. Yan. So, may different design din siya. Then, dito tayo sa layout. Layout tab, dito makikita yung margin. Yung margin ng kasalukuyang document natin ay 1 inches lahat. Yan. So, ang orientation niya ay portrait. Pwede mo siyang pahigain yung papel. Para, ayan. So, yan ang papel natin. Anong gusto mong size? Pang size niya ay low, short size. Gusto mo maging long, gawin mong 13 ito. Yan. Okay. So, long size na siya. Ito ang haba niya ay 13. Ito ang lapad niya ay 8.5 inches. Okay. Then, maaari mo siyang gawing dalawang kolom. Dalawa o tatlong kolom. Pwede. O, tatlong kolom. O, tatlo na ang kolom niya. Maaari din siyang gawing dalawa lang. Ayan. Or, walang kolom. Ayan. Diba? Dito naman tayo sa view. Itong view, kapag na-accidentally na-double click mo, mawawala yung ribbon. So, mahihirapan ka nang mag-edit kasi wala yung ribbon. Paano siya babalik? I-click mo tong view, isang click, tapos
tandaan itong pin, i-click yung pin, nandun na siya, hindi na siya maalis kahit anong gawin mo. Pero, halimbawa, meron pa, na accidentally na ulit mo, na na-double click yung view tab, i-double click mo ulit, babalik yung ribbons. Okay? Yung iba, may mga topic tayong i-discuss natin yung mga iba-iba dyan. Halimbawa nga, one page view, yan, yung one page view. Yung multiple pages, may topic na tayo na pag-aralan na natin yan. So, dito na tayo sa magnification. Meron na rin tayo, napag-aralan na rin natin ang magnification tools. Yan. Na kung saan makikita mo yung kapag malaki na siya, lalabas na ang kanyang horizontal scroll bar. Palagihin natin. Ito na yung horizontal scroll bar niya. Yan. Ito naman yung vertical scroll bar. At ito yung roller niya. Ayan, roller niya rin yan. So, yan ang mga gamit ng iba't ibang toolbars na makikita natin sa ating Microsoft Word Windows. Salamat. Sana may natutunan kayo sa ating lesson sa ngayon. Thank you.